Makita natin. Ayan. Ang chinik ko kanina, ito yan, nandito yung dipstick niya. Ayan. So, nakita ko is okay naman yung level niya. Na okay. Hindi natin kailangan dagdagan. Tapos, itong ano niya, coolant. Kailangan pagka malamig nandito sa ano sa cold nandito lang yung level niya. Pagka kulang yan guys, dadagdagan na lang natin. At i-check na rin itong yung hose. Tapos ito rin yung level ng ano steering fluid natin. Kailangan natin dagdagan niya pag kulang. At saka at the same time, itong steering column niya kailangan nating i-check yan. Kasi minsan pumapalpak. At saka itong brake booster, kailangan tingnan natin 'yan kung okay pa siya. At saka 'yun guys, yung lip suspension niyo doon, kailangan na walang welded or ano condition siya. So kukuha lang tayo ng martilyo dito para maganda. Ito. Meron tayong martilyo kaya kailangan nating tingnan, pupukin ng konti. Yan. Pag maano yang ganyan, okay pa siya. Depende sa nakukuha natin sa tunog eh. Minsan pag sintonado may defect. Saka ito guys, tong frame niya kailangan natin check yan. Minsan nagka-crack. Pag may crack, is a major defect. Ayan guys. So, same time, itong gulong, point natin. At, kung flat, ay kailangan dagdagan ng hangin. At saka, importante, itong lug nuts. Ito. Kailangan natin, ang ginagawa ko kasi dito, ginaganyan ko. Minsan lumuluwag to guys. Lumilit. Pagka, maluwag yan at syempre sa tagal at saka mabigat yung karga natin tapos malayuan. Minsan ito guys lumilipad itong gulong kaya mas maganda para sa akin lang ah. Sa aking opinion, tinitingnan ko to. Minsan lumuluwag yung mga lug nuts na yan. O kaya yung mga tornilyo. Then, okay naman yung hangin guys. So, tapos, dun tayo sa kabila. Magkabilaan to eh. Ganito na rin. Gagawin natin sa kabilang tires. Pupukin natin. At check natin yung condition ng tires. Kung okay siya. Kung may mga power yan. Ano na yun. Defect na rin yun. Kailangan ipaayos natin guys. At dito rin sa
lagnas dito sa passenger side. Ginaganong ko lang guys, oh. Bawat isa. Kasi minsan to na natatanggal yan. At saka itong ano niya, oil niya guys, oh. Ito minor na rin to kasi nagli-leak na rin niya. Kailangan ko nang ipaayos to guys. Kasi makikita yung basang-basa na yan dun sa may sakap niya. Kasi pag mabigat tayo, ang nangyayari niyan, pagka nabubutas tayo dyan, yun, nadadali. Ito yung bumper niya, titingnan natin. Saka itong, saka guys, pakicheck na lang natin itong ano niya, itong belt, yan yan. Pagka yung belt, importante rin yan, check natin. Minsan yan, basa ano yan, napuputol yan. Saka itong ano niya, itong tubig, windshield washer niya. At paki-check ulit to, the same thing na rin itong brake booster niya. Saka yung ano niya, yung shock absorber. Saka the same time, check na rin natin ito pag makikita tayo may mga crack diyan o kaya welded diyan, it's may defect na rin 'yon. Saka tingnan niyo guys ah, itong suspension niya, lip suspension niya. Ganun ko. Oh, di ba? Hindi sintunado. Kaya okay siya. Alright guys, so yun, tapos itong ano guys, itong mirror nya minsan to na crack, kailangan ipaayos natin pag may crack o kaya missing yung mirror na. Dito rin itong convex mirror nya, check natin to. Alright, check natin to. At check natin tong door. Itong mirror niya dito sa driver side. Check yan. Kung may crack yan, is a major defect. At saka ito guys, itong mga hose dito, check natin to, mga hose dyan. At saka importante to guys, itong ano, itong strap nya, minsan napuputol yan sa katagalan yan. At the same time na rin, o nga pala guys, yung ano, huwag nyong kalimutan i-check itong ano nya, itong inspection, annual inspection niya dito. Andyan yan. Yung inspection ng tractor at saka ganun din sa ano, sa trailer natin. I-check natin ito kung expired to. Defect na yan, major na yan. Kaya kailangan natin kumpleto yung mga papers natin. At dito sa drive, i-check natin dito yung ano niya, yung wheel niya kung naka-lock din. Kung hindi kayo sigurado guys, mayroong ditong ano, fifth wheel niya dito sa dito sa likod. Ayan guys, nakikita nyo sa dulo, kailangan naka-lock yun. Kung hindi, major yan. Ayan, tingnan natin to, itong mudguard doon din sa kabila. At pag nandito na tayo sa ilalim ng trailer, i-check na rin dito sa ilalim. Ayun, halimbawa ganyan, mayroon ng spare tire. Okay siya. At check na rin natin itong mga ano niya, yung mga frame, yung mga cross member na yan. At saka itong paa niya, itong dali, kung tawagin dali, landing gear. So, ayun guys, natapos. Itong i-check natin itong mga tires natin. Isa-isa, ganun. Ito malinyo malambot itong isa. Okay lang. Saka this mga ito yung mga lagnas na mga yan. Saka ito important ito guys para hindi lilipat itong mga ano. Kalimitan kasi lumilipad ang mga gulong kasi hindi natin for inspection kasi tayo kaya lumilipad itong mga lagnas. Ang iba, tinitinan lang yung gulong.
kung okay, ginaganon lang, hindi tinitinan yung mga tornilyo. Kasi repair tayo, yung trailer natin, ang dala natin ay produce, kaya tinitinan ko rin yung gates ng ano, nung tank ng trailer natin. Kasi ang hinihila natin ay reaper. Hindi ito drive, hindi ito regular trailer. So at the same time, dito rin, ganun din ang ginagawa natin doon. Kung ano yung ginawa natin sa unahan, ganun dito sa trailer, sa tandem. Ito, kailangan na rin palitan to kasi nakikita nyo guys, yung ano, yung tires nya. Bibigyan na rin. Kaya pagdating ko doon sa yard, papalitan na rin niya. Ang kine-check ko dito, minsan ginaganito ko guys, oh. Oh, ganun lang ako nag-check. Pero pag isa-isay mong ganun, okay lang din. Yan, okay yung hangin. Saka dito ulit. Itong mga lug nuts niya. Yan, kailangan i-check natin yan. Saka dito guys, i-check natin ito. Yung mga ano niya, ngayon to basa. Kailangan pag may tumutulon yan, kailangan i-major na yan guys. Ganun din dito. Yan, check natin yung mga lug nuts. Alright, so tapos na rito tayo sa passenger side. Nakikita nyo naman, tapos na rito sa driver side. So ito guys, tingnan natin ito, itong mudguard, kailangan meron yan. Saka i-check natin itong mga yung mga sticker na yan, kailangan meron yan sa trailer. At saka secure natin yung load. Yan guys. At dito na tayo sa likod ng trailer natin. Kailangan guys, tingnan natin yung ilaw natin kung gumagana pa. Yan yung flasher. Tapos yan yung brake light, kailangan gumagana yan. Pag hindi gumagana, major yan guys. Ganun din dito sa kabila. Kaya i-check natin yan. Ganyan, yung flasher niya, signal light, tapos yung brake light, pag gumagana, ayos yan. Very good. At total, nandito na tayo sa likuran. I-check natin yung, i-secure natin itong load natin. Tingnan natin. Merong laman o wala. Ito, may laman, may kargada tayo guys. So, yan, i-check natin. Minsan na nauhulog yung mga nandyan sa paleta. Eh, habang magagad, i-fix natin. Ayan. So, tapos na rin dito sa likuran ng trailer. At dito tayo, silipin natin. Ayan. Nakikita nyo guys, yun ang dyan ako nasa bugan ng... nakita nyo yung gulong dun sa passenger side. Sa loob. Ayan, nasa bugan ako kahapon. So bale, nag-antay ako dito ng mga ilang maraming oras, mahigit 12 hours sa pag-aantay kasi nga kahapon is Sunday. Bihira lang yung mga mekaniko dyan sa yard, dito sa truck stop. Ngayon, i-check natin to guys na maigi. Ito, major yan. Nakikita nyo, major itong nangyari dito. Saka nabentin dito ano niya, itong lagayan niya dyan sa ano. Buti na lang hindi sumabog itong airbag niya. Ayan. Saka yung brake booster niya dito, kailangan mo i-check yan. At wala naman tayong singaw na naririnig dito. So guys, ito yung papalitan mamaya. Meron naman tayong spare tire doon sa ilalim ng trailer. So yun ang ipapalit nila. So malaking trabaho to kasi ito pa rin to eh. Din nila itong mudguard kasi pumulupot to kahapon, nadali. Ayan. Eto. So dito naman tayo sa passenger side. Check natin yung gulong. Okay, yung hangin, tapos lug nuts. Ayan. Ganyan lang ako mag-check guys, oh. Ikutin ko itong martilyo. Ayan. Then dito
Ganun din dito sa drive. Kung ano yung ginawa natin dun sa kabila, ganun din. Check natin ito, mudguard. At yung mga yung tires. At saka yung lug nuts. Maririnig naman natin dito pagka hindi malutong. Yung tunog. Tunog pa lang yung mararamdaman mo dito, guys. Ayan, okay siya. Okay yung mga lug nuts natin. Kasi importante ito. Basta para hindi tayo, para hindi minipad yung gulong. So guys, tapos na yung ano natin. Yung pre-trip inspection natin. So sasarado ko lang tong hood. At dito, nakikita ko yung mga ilaw dito. Okay naman yung ilaw. Sa headlight, major yan pagka hindi nagana. Ganon din dito sa kabila. Alright guys. Sana nakatulong itong ginawa nating vlog ngayon. Sa pre-trip inspection natin. At sa loob na pagkatapos ito, yung pag-akyat natin dito sa truck, inspection na natin yung umilig, yung hangin, doon tayo sa hangin. Alright, maraming salamat guys, and thank you for watching. Rock and roll. Alright guys, so kanina tapos na tayo pre-trip inspections dyan sa labas. So andito tayo sa loob ng cab. So ito naman ang inspection natin. Itong hangin. Kailangan sa labas saka sa loob at least 25 minutes ang ma-spend natin mag-inspect every day. Alright guys. Alright, nandito tayo sa loob ng cab. Check natin itong horn dito at saka yung dito horn. Ayan, pagka hindi nagana, it's a defect guys. So una, i-startin natin tong truck. Ito yung ano niya, ito yung dito, itong pula sa trailer, ito naman sa tractor. So ito yung maxi brake. At syempre, i-check natin itong mga ano, yung mga seat belt, yan, seat belt kung nagana pa. Saka i-check natin yung guys kung meron tayong equipped to ng mga medicine, yung mga emergency kit. Ganun din yung ano natin, yung sa ilalim ng kama, yung hindi ko na nakikita kasi nandun sa ilalim ng kama yung triangle pag nasisiraan tayo sa daan. I-apply natin to, ilalagay natin sa likod pag na-breakdown tayo. At ganun din yung fire extinguisher, kailangan meron tayong fire extinguisher at saka nakatutok dun sa gauge niya sa green. Kung hindi na nakatutok sa green yung ano niya, yung gauge ng fire extinguisher, so kailangan natin palitan, defect na rin yun. Alright, so una, start ko tong truck. At syempre, ipapakita ko yung gauge dyan. Huwag ko lang itong manibela. Nakikita nyo guys yung ano dito. Ito yung gauge ng ano, tractor saka trailer. Kasi isa lang to. Hindi katulad dati yung mga truck dati. Mayroong sari-sari silang gauge. Ito magkasama na to, itong gauge na to. Ito yung truck saka trailer. Dalawa yan. Dalawang ano yan. So ngayon nandun tayo sa ano, paabutin natin to sa 100. Lagyan muna natin ng hangin sa gauge between 170 to 137 PSI ang kailangan diyan. At pag napaabot natin 'yon, maririnig natin yung ano niya, yung tunog sa labas. Ay buksan natin konti ng bintana para maririnig natin yung pagputok ng ano, ng air dryer sa tank. Pagka narinig natin yon, naabot na niya yung hangin, yung tank eh. So ibig sabihin, nakargaan na yung ano natin, yung tank. May hangin na doon.
Kasi ang gamit natin guys, lahat ng ngayon mga bagong truck ngayon is puro ano na yan, puro air brake. Yun, narinig nyo guys yung putot, yung parang utot. Rock and roll. Alright, so ibig sabihin okay na siya, naabot na na yung gusto niya sa hangin. So ngayon, ipapam ko itong service brake niya. So, andali guys. Ayun, ipapam ko to. Nakikita nyo to kasi ito automatic to accelerator. Ito naman yung service brake. So ipapam ko yan hanggang maririnig ko yung tunog at saka bababa yan hanggang 55 PSI. Yan, ipump ko lang yan. Tapos makikita nyo yan, magpupula yan guys. Pag hindi nagpula yun, defect yun. Kailangan lalabas yun sa gates. Ayan, makikita nyo. Ayan, pag hindi lalabas yan, defect yan guys. At saka hindi abo, magpupula yan pag bumaba yung ano niya, yung gates hanggang dito sa 55 PSI. Susunod, abutin natin ito ulit hanggang sa maabot niya yung hangin. Ayan. Every day to guys, gagawin natin to para ano, ma-check natin kung may mga leak. Ngayon papaabutin naman uli natin to ng one katulad kanina. Karga natin ng hangin.